na yung premium na malaking ganito. Oh. Yung una po yung Tour of Kamsur, sabay ngayon yung LBC naman po sumusunod. Oh. Tsaka malaking ano rin po to sa mga siklista na kumbaga dito na rin po sila kumukuha ng income kasi oh, malaking premium rin po ang nakasalalay dito sa Ronda Pilipinas. Oh, Giselle. Ruel, kasi itong LBC Ronda Pilipinas, ito yung biggest race sa September. Oh. 7 million yung paninigay namin dito. So, 1 million para to. Oh, 1 million sa individual riders at 1 million para sa team. Tapos bukod doon, yung first, second, third, 500,000, 250, at kada stage yung mananalo ay magkakaroon ng pwede silang manalo ng 50,000. So, ganun kalaki, 7 million. Wala pang gumagawa nun. Para kang sumali sa reality show, ika nga. Parang ano, parang nanalo ng boxing sa Las Vegas nun. Pag million-million na tinatanggap mo, so, ito yung kauna-ho na ganito kalaking pa-premium sa Pilipinas. Oh. Sige, siguro siya, tatanong ko kayo, kay Iris, dati, in comparison, compare natin yung mga pa-premium ngayon. Dati, ano yung mga premium natatanggap mo dun sa mga, ano? Dati, kamukha nang alam ko, nanalo ka na dun sa, ano, meron kang, ano, Legalis Race to the Lion's Head, eh. Yung kumbaga yun ang shorted truncated version ng Pajak Pinoy, yun ang huli, di ba? Yes, compare natin doon. Gaano kalaki yung mga pa-premium mo noon at gaano kalaki compared sa 1 million na pwede mo makuha ngayon sa ano, Ronda Pilipinas. Yung noon po, ano eh, maliit po yung premium na natanggap ko ron eh. Gaano kalaki, gaano kaliit? Sabi mo na para malaman ng mga tao kung gaano kalaki kinikita ng mga siklista natin. Yung nakuha ko po noon, ano eh, may 15 po. 15,000. Mm. Eh, champion na yun. Opo. Yung dati, opo. Yung sa Ronda po ngayon, yun po talaga yung pinakamalaking pa-premium po na ibinibigay ng LBC ngayon sa mga siklista. So, siguro, how about yung mga ibang riders? Nakakausap mo yung mga ibang ibang riders? Ano naman masasabi na ano? From 15,000 champion, ay posibilidad 1 million na matatanggap. Yun nga po yung pinaghahandaan din ngayon ng mga ibang siklista na sumusubaybay din po sa LBC na Ronda Pilipinas na makasali din sila dito sa tour na to kasi yun din po lahat ng siklista na pinaghahandaan tong pa-premyo kasi sobrang laki nga po talaga. Rick, ano, palagay mo hindi naman sobrang laki, tama lang dahil mahirap naman yata talaga itong road racing na to. So siguro kumbaga angkop lang na ma-reward natin yung mga ano, mga atleta natin na sa hirap na dadanasin nila, di ba? Palagay ko angkop lang, no. Ang nakakatuwa lang dito, yung mismong presidente, CEO ng LBC, siya mismong prosigido na ibigay itong kalaki pa-premyo. Siguro later on mababanggit ni Giselle bakit ba talaga prosigido. In fact, yung Ronda Pilipinas itself, ang nagpangalan yan si mismong Dino Araneta. Siya ang nagpangalan niya ng Ronda Pilipinas. Siguro tatanong ko nga kay Giselle, unang-una, bakit nga ba napaka-prosigido ng presidente niya? Pare, ang mga magkakapatid na Araneta na sa Ronda LBC Ronda Pilipinas na to. At siguro pangalawang tanong ko, paano na-afford na LBC? Malaki-laki to. Hindi, ganito lang naman yun eh. LBC kasi ay isang logistics company. Oh. Yung chief operating officer namin, si Dino Araneta, yung vision niya is, LBC lang ang kaya makagawa nito eh. 20 days, 30 cities, 12 stages, 1,650 kilometers ang length. Oh. This is basically a logistical nightmare. Oh. I don't think anyone can stage this one. So, given that, yung LBC, gusto naming ipakita sa buong mundo na kaya naming gawin ito, kaya naming i-stage ang isang nationwide race sa isang archipelago. Imaginein mo, magsisimula kami sa Mindanao, paakyat yan ng Visayas, papuntang Luzon. So, lahat ng modes of transportation, ima-maximize namin. Gagamitin namin ng sea. So, magcha-charter kami ng Roro dyan. Gagamit kami ng aeroplano. Pagdating sa Luzon, imaginein mo to, yung mga kargada namin at yung mga bisikleta. Meron kaming 16 LBC truck. Yung mga nakikita nyo dyan sa kanto-kanto, di ba? Magkakasama yan, pare. Magkakasama yan. Tapos, wala pa doon yung mga team cars. So, around yung convoy namin, around 30 to 35 cars. Wala pa doon yung mga medium o at iba pang convoy. So, kami lang yung, as a logistics company, we want to tell the world that this is how we do it. So, at the end of the day, ipapakita namin na through LBC Ronda Pilipinas, yung network namin na more than
yung network namin na 1,000 branches nationwide. Oo, sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, na hindi lang yan branch. Kumbaga talagang gumagalaw kami, may movement. At LBC lang yung makakagawa. Ngayon, kung in the future, may gustong gumawa rin ng nationwide race, pwede nilang kunin yung LBC bilang logistics company. para mag-ano. O sige, pangalawang tanong ko. Ano ba to? Meron ba kayo mga tie-up sa mga sponsor? Kasi, yun na, kahit na hindi mo lang i-stage, magbibigay ko pa ng pabrenyong malaki. So, ano to? May tie-up ba kayo sa others? O sa shoulder lahat ng LBC, kaya naman? Meron kaming mga inimbitang sponsor, pero yung mission talaga ng LBC ay ma-stage to, kahit may sponsor o wala. So, gagastusan talaga ito ng LBC, pero at the same time, ang importante rito, hindi yung gastos . Kung hindi yung support, particularly ng mga local government unit. So, inaayos siya ng ating project director na si Mo Chulani. So, siya yung mga nakikipag-usap sa mga LGUs. Kasi, kada finish mo, pinopromote namin yung sports tourism. Ng lugar, di ba? Ng lugar. So, may tie-up ka sa LGU. Sa mga LGU. Every time, lilipad ka na. Sila yung mga sasalubong sa mga siklista. So, malaking event to. Kumbaga, kahit na sabihin mong isang event lang yan, LBC Ronda Pilipinas. At the end of the day, it's basically a 20-day event. Parang nakikinikinita ko ang mangyayari, di ba? Para kaysa isang venue, isang lugar, nabawa sa Cavite or sa Batangas, you will welcome kayo ng whole community o kaya whole province. So sila ang kumbaga sila ang mag-welcome sa inyo kasama sila ng partnership ng LBC. At the same time, Ruel, yung LBC Ronda Pilipinas, kahit na yung actual race meron ng 16 teams na magko-compete. Ginagawa namin yung July 24 event. Gusto naming malaman na kasi ang ano namin i-promote ang cycling . So ino-open namin ito sa public sa through the family fun ride. At katulong natin nga dito yung PNP. So yung mga ronda, pag sinabi mong LBC ronda na, hindi lang to sa 16 teams kundi ito'y para sa mga lahat ng mga taong may bisikleta na gustong sumali at makironda sa amin. Siguro bigla ako naisip ngayon si Rick . Sabi nga ni Giselle na welcome lahat sa July 24. Ano bang paghahanda ang ginawa mo, Rick, na kumbaga pati mga hindi experienced na riders makikigulo, makikiride dyan sa fun ride niyo sa LBC Ronda Pilipinas Ronda na. Actually, yun nga, everybody will be given the opportunity to join and be part of the Ronda Pilipinas. First is we have this family fun ride which is open for everyone. Kahit bata, kahit matanda, kahit anong bisikleta po, tatlo, apat na gulong, pwede po kayo sumali. Pwede pa nga dito yung may angkas. Lahat po, walang pinagbabawal, no? Everybody will be given a chance to enjoy the Ronda Pilipinas. Now, secondly, kanina nabanggit din ni Giselle, we also wanted to bring in the executive riders. Here in the Philippines kasi, isa yan sa isang sektor ng mga namimisikleta rito na it's a growing population, no? Itong executive riders. We're also organizing two races for them and then finally the 96 qualifiers for the Ronda. So this is the first time after the qualifying in July, in May, that they will test na magkakalaban po sila. Kasi when we did the qualifying in May, in Tarlac City, that is intended only for the 9 regional teams in Luzon. And then for the 2 regional teams in Silay, para dun sa 2 Visayas team naman. And then for the Malaybalay Bukid doon naman, for the 2 Mindanao team. And also, I would like to point out these things. This is also the first time na ang Visayas at saka ang Mindanao ay napagbigyan ng pansin. For so many years, they've been feel neglected. No? For so many years, laging turop Luzon. Luzon. Ngayon, ang LBC, ang sabi ni Mr. Araneta, hindi, tayo lalapit, tayo pupunta ron. Gagawin natin yung qualifying doon. At dadali natin ang Ronda Pilipinas sa Mindanao at saka sa Visayas. So for the first time, there will be 2 teams from Visayas and 2 teams from Mindanao. That's why all those people from the south are excited about this Ronda Pilipinas. Finally, meron silang representation, di ba? Yeah. At magkakaroon ng magkakaroon din ng masasali sila for after parang hindi sila nasali for so long. Siguro kay Iris Bonasuela, gusto ko naman itanong kumusta ba yung team mo? Sino ba yung mga teammates mo at ano expectations niyo para dito sa Ronda Pilipinas? Maganda naman po yung ensayo namin ngayon. Lalong-lalo na po dun sa kapitan namin na todo suporta din po na tumututok sa pag-iinsayo namin.
Talagang pinaghahandaan po namin yung Ronda Pilipinas.